Hello, hello, what's up mga Lods? Magandang hapon nga pala sa inyong lahat. At itong video nga pala mga Lods ay kadugtong to nung galing tayo ng vehicle pa uwi na dito sa Maynila mga Lods. At nandito nga pala tayo sa may Gumaca, Quezon. Dito lang tayo nagsimula mag video at meron na rin tayong video nung nauna mga Lods galing Bicol hanggang ano lang yun mga Lods, hanggang Camsor. Kaya dito sa ano, yung gamit naman natin camera, yung isa, yung nasa helmet nakalagay mga Lods. At nasa Gumaca Quezon nga pala tayo. At sana panoorin nyo mga Lods at kumusta naman kayo lahat. Sana magugustuhan nyo mga Lods. At ito nga pala yung ano, papuntang Atimonan Quezon. At mamaya lang konti mga Lods ay aakit tayo ng Atimonan Quezon mga Lods. Baka kailang, baka gabihin na tayo. Ang oras nga pala natin mga Lods ay nasa 5:30 PM na mga Lods. Let's go! Mamaya, kasana. Okay, picture-picture muna kayo. Hindi na kami picture-picture. Sa siyan, picturean mo. Bigyan na picture. Ayan na. Sarap maligo ah. Sarap maligo. Ha? Tara mga pre. Picturean mo nga ako. Tara lang, sige. Pasok na lang messenger. Ito, sa bila. Okay. Send mo na sa messenger. Pwede na yan. Tara, let's go. Mm.
Akit na tayo ng ano, dito pa. Tara. Let's go. At yun na nga mga kalods, tuloy-tuloy naman yung takbo natin. At papunta na tayo dun sa may Atimunan, Quezon mga kalods. At ito nga pala yung kagandahan ng view dito sa may Gumaca, Quezon mga kalods. Napakaganda ng view rito. Puro dagat po yung nasa gilid na yun mga kalods. Napakahaba niyan mga kalods. At open na open lang yung dagat dito. Pwede kang maligo kahit anong oras. Wala nang bayad-bayad mga kalods. At medyo pinaspasan na rin natin mga kalods kasi medyo paggabi na. Sana hinahabol sana namin makakit kami ng bitukang manok na maliwanag mga kalods. Kaya lang parang di nata kakayanin. Talagang madilim na tayo mga kalods sa akit ng Atimunan, Quezon, Sigsag Road. Medyo ano na tayo, medyo bilis-bilisan na natin yung pagtakbo natin mga kalods. Kasi medyo malayo-layo pa tayo. Anong oras na? Gabi na mga kalods. Napakahaba talaga ng biyahe galing Bicol. Alas mga 16 hours o 17 hours ang tatakbuhin natin mga kalods galing Sorsogon. Masakit talaga sa kamay, sa mga sakwit mga kalods. Pero napakasarap mag-rides mga kalods. At napakaganda rin ang kalsada rito. Kaya napakasarap talaga mag-rides. Tara, let's go mga kalods. Sana magustuhan niyo yung video na to. Panoorin niyo na lang mga kalods. Let's go. Kaya talaga mga kalods, pag nag-rides, doble ingat din mga kalods. Kahit sabi mo magpatakbo ka ng matulin. Kasi minsan talaga yung mga kalsada mga kalods, mayroong mga lubak-lubak na mabubulaga ka na lang. Kaya talaga dapat alerto yung mga mata mo mga kalods. Kaya lang nakatutok ka lang talaga sa kalsada. Para tuloy-tuloy lang yung pagtakbo mga kalods. Kasi minsan yung kalsada talaga minsan may mga lubak. Kahit sabi mong makinis na makinis yung kalsada na yan. Pero merong ibang part na talagang malubak siya mga kalods. May biglang may butas ganun. Kaya minsan doble ingat talaga mga kalods. At yun na nga yun. Unaan pa nga ako na dyan ni Ken. At nagmamatulin din. Talagang medyo paspasa na kami dyan mga kalods. Kasi medyo gabi na. Kailangan na talaga natin makarating. Kasi nakakapagod na rin mga kalods. Kaya minsan enjoy lang din yung pagra-rides. Para hindi agad-agad mapapagod mga kalods. Ito pa rin yung kadugtong ng Gumaca, napakahaba ng Gumaca mga kalods, puro dagat pa rin yung gilid na madadaanan. At napakaganda naman talaga magtambay-tambay rito mga kalods. Napakahaba rin ang lugar ng Gumaca, puro dagat talaga yung makikita mo rito sa gilid mga kalods. Dito na rin pala tayo sa may ano arc po ng papuntang Lucena to Manila mga kalods. Kaya kakaliwa tayo dyan. Yan, dire-diretso na yung mga kalods papuntang Manila. Tara, let's go. Tuloy pa rin ang rides. Sobrang layo pero kinaya mga kalods. Kayang-kaya. Thank you.
dito nga pala banda mga kalods sa may papunta, papasok na natin muna at medyo malubak yung kalsada rito mga kalods at ginagawa. Kaya medyo laylo rin kayo dito mga kalods pag napadaan kayo rito sa may papasok ng ano, papuntang Timunan, Quezon. Malapit-lapit na rin yan mga kalods papuntang ano, paket ng Zigzag Road. At yun na nga mga kalods, medyo dumidilim na talaga. Hindi na talaga mapigilan yung pagdilim ng langit mga kalods. At mamaya-maya na to, madilim na nang tuluyan to mga kalods. At medyo lumalamig-lamig na rin yung ano ng hangin, humahampas ng hangin mga kalods. Napakasarap na sa pakiramdam, malamig na yung hampas ng hangin. Kaya lang mga kalods, parang nakakaantok. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung rides hanggang sa makarating sa may paket ng Timunan, Zigzag Road. Yun na nga mga kalods, umidilim-dilim na. Yun na nga mga kalods, nakapasok na tayo sa ano, paket ng Zigzag Road at Timunan mga kalods. Talaga inaabot na tayo ng dilim, madilim na mga kalods sa ano dito, kalsada rito. Ay puro puno pa naman yung madadaan mo rito mga kalods. Ay dubli ingat din kasi may merong part ng kalsada rito na madulas, saka medyo malubak-lubak mga kalods. Kahit sabihin mong may harang yung gilid yan mga kalods, so dubli ingat pa rin. Paket na rin pala mga kalods to papuntang Bitokang Manok. Sobrang dilim na. Kaya kailangan talaga mga kalods dubli ingat. Kasi madilim na yung paligid mga kalods. Ingat-ingat na lang talaga dito pag kayong makit paggabi. Dito na tayo mga kalods, so may ano na nga tayo, papasok na tayo ng ano dyan, Zigzag Road, kasi marami nang mga nagbabantay mga kalods. At na pinahinto nga muna kami dyan saglit kasi mayroong umakyat mga kalods. At nandito nga kami pala sa tuktok na ng Zigzag Road mga kalods. At medyo siko kasi yung kalsada rito kaya hintayan mga kalods pag mayroong umakyat. Kaya maghihintay muna yung pababa. At yun na nga, nagsinyas na nga yung ano dyan at nagbigay nga pala dyan si Parindaryo ng ano, barya dun sa mga nagbabantay rito mga kalods. Kaya marami rin pala nagbabantay rito kahit gabi na. Kawawa naman sila mga kalods at makakatulong lang ng konti sa kanila mga kalods. Ayun nga, pababa na nga yan mga kalods, kaya dandahan lang talaga yung pagano natin dyan magpatakbo kasi nga mahirap na. At medyo siko-siko pa na may mga kalsada rito pababa, at di lang pababa, talagang pababang pababa talaga mga kalods, kaya medyo nakakatakot din talaga. Kaya dapat alerto din yung maano mo rito, yung mata mga kalods. Alali lang din yung pagtakbo para sigurado. Yala, naka ano ka lang dito, naka segunda para hindi siya masyado bulusok yung pagtakbo mga kalods.
dahan lang, madulas. Yun na nga mga kalods, malapit na tayo sa may Bukana at nasa babang baba na nga pala tayo dyan mga kalods, kasi nadadaanan na natin yung mga bahay-bahay saka yung malaking tindahan dito bago ka umakyat. Yun na nga mga kalods, medyo matrapik-trapik na rito kasi cruising to mga kalods pagbaba, tapos kakaliwa tayo dyan mga kalods. At yun na nga mga kalods, hindi na rin natin pahabain masyado yung video natin kasi sobrang haba na mga kalods. Siyempre maraming salamat sa inyong panonood at sa walang sawang pagsuporta sa mga video natin mga kalods. At tuloy-tuloy pa rin ang pagsuporta nyo sa akin mga kalods. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless you all. Siyempre mabuhay kayo hanggat gusto nyo mga kalods. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thanks for watching, mga kalods. Thanks for watching.